ngayon nagka-oras tayo ulit para mag-prepare. Ang topic natin is power supply. So yung unit na gagawin natin is galing ng Marinduque. Ito. Ayan. So 5 tanner ito na Coppel. Ito yung wood. Ayan. So mga bagong unit pa lang ito. Nagkaroon na ng problema. So ang issue kasi kaya hindi namin, actually nakatatlo, isa, dalawa, tatlong beses pabalik-balik yung may-ari nito dito. Ang problema kasi, nakakausap namin yata yung mismo may-ari. And hindi niya alam ang history ng unit. Kaya sabi namin, dalhin nila yung mga indoor at saka yung mga sensor para ma-check namin, masalang namin para ma-check namin. So kahapon lang namin nakausap yung technician. So nalaman na namin ang issue ng unit. So dahil dinala nila dito, kulang-kulang pa rin. Wala pa yata dito yung mga pan motor. So hindi rin namin talaga isa lang. Yan, indoor at saka isang pan lang binitbit nila. So ito yata yung mga dual pan. So hindi rin namin talaga siya direct ang mapapaandar doon sa mapapaandar yung compressor. Pero ang issue na nakuha namin is nagsuswitch daw yung relay. Ay hindi nagsuswitch ang relay. Ayan, kaya nagkaroon kami ng idea, possible power supply. Okay. So bago tayo mag-start ng troubleshooting, i-explain ko muna sa inyo kung paano yung primary and secondary ng power supply para masundan nyo yung troubleshooting na gagawin ko. Okay? Ayan. So sa ganitong power supply, So hindi pa natin makukuha yung eksakto. Katulad yan, marami tayong terminal na pinanggalingan. Saan ba tayo mag-i-input? So during troubleshooting, saan tayo mag-i-input ng supply na AC? And nasaan ba dito yung DC power supply? So yun yung mga magiging question ng mga syempre yung mga medyo kulang pa dun sa knowledge sa electronics. So kami, pagtingin pa lang namin ng board, alam na namin dahil mahaba, unang-una mahaba experience namin and pinag-aralan namin itong mga ganito. Ayan. Okay. So ito drawing natin ha para madali nyong masundan. Back to basic ulit tayo. Okay. So line, neutral, fuse. Okay. Diretso na lang natin. Ang power supply, ang ginagawa lang is dumaan ng coil. Then, pagkatapos ng coil, diode. Ayan. So, AC to DC conversion. Positive, AC, AC, negative. Then, yung negative and positive, yan yung papasok doon sa ating capacitor. So, ito yung positive, ito yung negative. So kapag kaganyan, converted na siya into DC. Okay. So sa pagkaganito, hindi pa rin natin siya masasabing power supply. So ito yung merong nakipag, okay, shoutout pala dun sa, nakalimutan kong pangalan eh. Okay na yun. Sabi niya power supply na daw yan. Okay, tama naman siya, power supply. It's, pag sinabi natin kasing power supply is kung itong out na ito ay direct na sa source na gagamitin, pwede na natin siyang tawaging power supply. Pero, kung itong output na ito is dumaan pa sa tinatawag nating regulator, itong section na ito, hindi nyo pa yun masasabing power supply. Masasabi nyo lang power supply kapag dumaan na ng regulator or and papunta pa yan dun sa transformer chopper. Ito yung output. Depende sa pagkakadesign ha, ng power supply. Yan. So ito pa lang masasabi nating power supply section. Okay. So sa power supply ng ganitong unit, common na ginagamit na lang ang ilalagay natin, ang output na hahanapin nyo lang 15 5 volts or 12 volts. Kung may mas mataas man dyan, usually ito lang ang ginagamit na supply. Then, yung isa is, ito yung tinatawag na natin na ground. Okay? So, ganyan lang kasimple. So, hanapin natin ang 15, hanapin natin ang 5, hanapin natin ang 12. Okay, balik tayo din eh.
Ito na yung basic na power supply. Saan tayo mag-i-input dito kung magto-troubleshooting tayo ng board? Ito yung power supply. Ayan. Ako muna. Ito yung chopper. Ito yung regulator na nasa baba. Ito yung nasa primary capacitor or yung tinatawag natin na filter. Ang coil, nandito pa siya. Yun. So, coil, papunta siya dito. And yung diode, ito. Yan. So, ang technique na gagawin natin para makuha natin kung alin ang input dito para ma-check lang natin itong power supply section na ito. Okay. So, may idea na kami dito dahil ang sabi nung technician, hindi nagsuswitch ang relay, walang light indicator. So, walang power ang ating outdoor board. Okay, so babaklasin muna natin. Yan. Ito sa mga nakasubscribe sa atin at nasusundan yung mga video na ginagawa natin, siguro may idea na kayo dito. Itong diode na ito, kung titingnan nyo kasi dito, ito yung diode na dinrawing ko sa taas. So, ang susundan nyo lang, line neutral, papasok dito. So, ang troubleshooting o ang test point nyo ng tester is itong input AC at saka dito. So, hanapin nyo dito, di na yung isang test prod nyo sa kabila. Kumbaga, dito, hanapin nyo kung ito yan. And dito, para makita nyo doon sa baba natin, doon sa terminal na to, kung alin. Kasi maguguluhan tayo O yan o. Wala naman siya nakasulat direct. Pero yung neutral, may nakalagay. So, yung line, wala. Okay, babalik tayo natin yung board. Ito yung diode. Sigurado papunta yan dito. Yan. Ito yon. So, ang diode natin, ito yung 1, 2, 3, 4. So, ito yung AC na nasa gitna. Yan. Ito. Ito yung capacitor natin. Pag tiningnan nyo doon sa diagram natin sa taas, ito yung capacitor natin. Positive, negative. Ito yan. Papasok sa regulator. Okay na. Gets na. So, pag dito naman, ito yung capacitor natin. Ito yung diode. Itong capacitor na ito, papasok doon sa regulator natin. May kita pa ito, ano? Yun. Okay. Then, ito yung transformer chopper natin. Ito yung output natin. So, nandito yung 5, nandito yung 12, nandito yung 15. Para madali nating mahanap. Ayan. Okay. Kapag ito na yung tatawagin natin na power supply section. Ayan. Okay. Ngayon, kung sinasabi natin, ito pa lang yan, hindi mo yan masasabing power supply pa lang. Ang tawag pa lang dito, filter. So, part pa lang siya ng power supply. Okay. Ngayon, pag binuo na natin siya, yan yung tinatawag nating power supply or power supply section. Hanggang dito siya. Kasi ito na yung output. Ang source na pinupuntahan niya is papunta ng system, papunta ng relay, and papunta ng IPM or doon sa ibang supply pa na tinakbuhan ng output natin. Maliwanag na. So, kapag ka diode and capacitor pa lang at nandito siya sa isang circuit na ito, hindi mo pa siya pwedeng tawaging power supply. Pag buo na siya, yun ang power supply. Ito filter pa lang. Part pa lang siya ng power supply. Okay. So, balik tayo doon sa tinutukoy natin kanina. Okay. Analog tester na lang tayo. Ito yung diode. Hahanapin natin dito saan tayo magti-terminal. Baliktarin na lang natin mas para mas madaling makita. Tanggalin ko na itong sensor. Hup! Yan. Susundutin na lang natin. Ito yung diode Yan. Kukunin natin yung dalawang paa sa dulo. Ito. Ito yung isang terminal. Ayan. Tingnan natin sa tester. Kung makikita nyo kung gagalaw. Analog na lang kasi analog ang kadalasang ginagamit ng
technician. So ito yan, papunta yan dito. Yun, nakita niya karon ng resistance. So dumaan lang yan sa coil, kaya medyo mababa yung nakikita niyong palo. Palo na ang tinutukoy natin, ha, hindi siya natin madirektang sabihin nating mataas or mababa, kasi pag mataas, ibig sabihin natin yun yung mababang resistance na. Okay, so doon sa mga electronic technician, alam yan, pero doon sa mga baguhan, nakala nila pag pumalo ng mababa, yun yung tinatawag na mababa ang resistance. Okay, yan, so ito yung isa. So ibig sabihin, ang input natin is itong dalawa na to, papunta yan doon sa diode. Ito yan, oh. Yun, pamita natin ng digital para makita natin. Input. So, hinahanap pa lang natin yung input, ha. O, ito na yung neutral. Ito yung line. Ito. O, ito yung line. Ito ang neutral. So, dito tayo mag-i-input sa dalawa na ito. Okay. Yan. So, i-inputan na natin siya para makita nyo kung ang paano natin ito troubleshoot. Ito. Yan. At saka itong dulo. Double check lang natin ulit. Okay. So tama na tayo. Ito yung input. So tama na tayo doon sa input. So, tanggalin muna natin yung pumutok sa kanyang parts. Yan, oh. So, live tayo, ah. Live act. Yun. Eto. Teka, tatanggalin ko. Galing, no? Pumutok na agad. Teka, hindi ko pala mainit yung soldering natin. Ayan. So, yung nagka-problema sa ating parts, ito. Ano? Ito. Supply siya ng 15 volts. Okay. So, tingnan natin. Pumutok na kagad, no? Galing, ha? Natuluyan, ha? Analog gamitin natin. Habang naghihintay tayo nung soldering natin na uminit. Yun. Eto yung supply. Yan, actually may repair na, eh, oh. May hinang na pala yon. Yan, so wala na ibang laging shorted dito maliban doon sa nakakabit na 7815 to. So kakalasin na lang natin yung diode doon sa ibabaw. Eto yung isa. Ayan, so wala naman din siyang shorted. Okay, so kaya wala siyang power siguro or hindi niya mai-on dahil may problema yung 7815 niya na regulator. Ayan, so habang inaantay natin yung soldering, ito yung 15, eh. Ang 7815 natin, so ibababa na lang natin to, ah. Okay, so ilalagay natin siya sa baba. So ganyan yung 7815 na itsura natin. 7815. So, ganyan nakatatak doon sa IC na yan, ha. Yun. So, ganyan. IC na mismo ang nilagay ko. So, kapag nakaharap sa atin yung IC, ito ang in, ito ang out, ito ang ground, or negative supply. Okay? So, ang out natin, kung 7815 yan, dapat 15 volts to. So, yung input natin is depende kung ano yung out na nilalagay dyan. Pero kung 15 to, kadalasan ito is 24 volts ang input natin. Okay? So, 24, i-reduce lang para maging 15. So, ito yan. 15 volts. So, dinirekta ko lang dito kasi ito yung hinahanap nating supply. Nilagay ko lang doon. So, ito yan. 15. Pero maaaring ang i-out nito is sabihin natin 24. Hindi pa natin nakukuha dahil hindi pa natin nasusukatan. So, 24 bago magiging 15. Dadaan siya doon sa 7815 regulator.
Ayan. Okay. Tanggalin na natin ito ng diretso. Galing, no? Magaling ka. Aba, ay kita mo, hindi ka pa tinuturo, bullshit, lumabas na siya. Uy, init. Aba. Yan. Ito yan, oh. Yun, oh. Sira na pala talaga siya. Hindi na siya bumigay. Tanggalin lang na. Ayan. So sa troubleshooting naman, pwede nyo tanggalin yan dahil output ito, input and output. So pwede nyo siyang isaksak din kahit nakatanggal yan. Okay. So titingnan natin kung magpa-power. Yung 15 volts na yan is a supply na papunta ng ating IPM. At saka, pwede doon sa pan, kung required na papunta doon sa pan, hindi pa natin masundan ng diretso. Kaya, sasaksak natin ulit. Sasaksak mo na naman. Boom. Yun. Nagkaroon na siya ng power. Oh. Yun, oh. Power indicator. Digital lang gagamitin natin. I-up ko muna. Sige, lumapit ka dito. Huwag kang matakot. Tiwala lang. Ayan. Okay. So, ngayon na lang ulit nag-camera si Doktora dahil DC. Okay, set tayo sa AC, ay sa DC. I-on natin. May aircon naman tayo, ha? Pinagpawisan ako. Ayan. So, ito yung tinanggalan natin ng regulator. Ito. Tingnan natin ang input. Ayan, oh. 20.3 volts. So, wala pa tayong makukuha doon sa output dahil nakatanggal pa siya. 20.3. Nasaan na yan? Yan. Subukan na yung power supply natin. Ito yung mga sa secondary. Tingnan natin kung kumpleto. Yan. 11.9 or ito yung 12. Nakuha na natin din yung 12. So malamang ito yung 5 volts. 12 na to. Ayan, yung 5. Okay na, kita yan. Ito yung 12. Yun, 11.9 o 12 volts. So, ito pa yung magiging 15 volts natin. Magkaiba ng grounding to eh. So, ang ground niya, yung gitna, ito, yung binunutan natin. 20.3 volts. Okay? Yun. Patay muna natin. Kuha tayo ng eto. Kapitan natin ng 7-8-15. So kapag nakaharap sa atin yung IC katulad nito, so ito metal yung dulo ng isa, itong isa hindi, pero parehas lang siya 7-8-15. So minsan ina-upgrade namin siya, nilalagyan namin ng heatsink dito para mas matibay. Baka ganun na rin ang gawin namin, pero ang samantala yan muna ang gagawin natin. Kakabit ko lang muna para makita natin. Ayun. Yan. So once na wala-wala yung indicator light, ibig sabihin yan, ka-discharge na ang supply niyan. Buhayin ko lang ang ilaw. Hindi pa mamalabo sa camera. Hindi. Ah, okay. Yan. Pag-inan natin ito para ito magilid. Yun. Okay. So, hanapin natin yung... Yan. Ano ba yan? Ito yung kanina na kailangan natin ng 15 volts. Yun, sakto. Tingnan mo yung test light. Maliwanag. Ito yung input. Ito, tingnan nyo yung test prod ko ah. Input.
Yan, nagkaroon siya ng reduced voltage, 18.6, dahil may load na siya. Kaya ang importante natin is yung output. Yun, 15.0 o 15 volts. Okay, dito na tayo. Ito na yung 11 volts natin. Ilang volts na? Yung, ito pa lang 5. So, ito yung 5 volts natin. Ayan, kompleto na supply natin. So, meron pa siyang ibang supply na ginamit. So, hindi pa natin pag-arala kung para saan siya nagpapumunta. Ah, galing sa mga switching ng EEB at saka ng... Okay, punta ng EEB yung iba sa switching. Ayan, so hindi na muna natin tatalakayin yung papunta doon sa ibang function. So, ang importante lang, ma-analyze natin yung papunta doon sa power supply. So, ulitin lang ulit natin yung ginawa natin, ha? Sa pag-troubleshooting natin. Okay, para lang makita nyo yung input. Balitan natin. Nakatulad nito na ginawa natin. Kasi mahirap pa kayong sundan to, eh. Lalo na kung nakabaklas na yung board. Hindi nyo alam po sa kayo mag-input ng AC. So, input, hanapin nyo lang yung line neutral. Ang pupuntahan niyan yung diode. Pag nakita nyo na yung diode, so positive, negative, ayan na yan. Ito nga yung sinasabi natin, ulitin ko lang ulit, ha. Pag ito, tinawag natin, ang tawag natin dyan, kasi merong isang sumagat ito yung sa Daikin na board na in-explain natin. Etong part na ito, hindi pa natin ito matatawag na power supply kasi pumunta pa siya ng regulator. Pero kung ito is direct to source, ang tawag natin dyan power supply. Pero kung dumapa na regulator, hindi pa yan natatawag na power supply. Itong kabuuan pa ito ang tinatawag natin power supply. So, ang tawag pa dito is filter. Okay? Papunta sa regulator. Kilala ko na yun. Gets? Si Ramon Samonte ba yun? Okay. Siya pa kay Ramon Samonte. Ayan. Okay? Tanda mo pa yung pangalan, ha? Ayun. Kapag ka ang power supply, so para sa inyo na rin ito, is buo. Katulad nito, yan. Ito, matatawag nating power supply or power module. Power supply. May diode, tama, capacitor, regulator, chopper, and ito yung output. May output supply. Yung buong to is tinatawag nating power supply. Pero kung ang pagkakadesign pa lang sa kanya is, saan gawin natin, ha? Coil, diode, positive, negative, then capacitor, yan, okay, negative, positive, so pwede nating tawagin itong power supply kung itong positive and negative is direct nang pupunta sa source. Pero kung hindi pa siya direct na pupunta sa source and ang ibig sabihin ko, dadaan pa siya ng regulator at dadaan pa ng chopper bago pa pagka-output, ang tawag pa lang dito is filter. Okay, hindi siya buong power supply. Kasi pag tinawag mo na siyang power supply, ibig sabihin, hindi na ito kasama. Power supply, part siya ng power supply. Okay, so filter ang tawag pa natin dito. Pinipilter pa niya papunta ng regulator. And dadaan na regulator, ang saka pa na regulator, meron pa yung voltage control, voltage regulator, marami. Okay? Marami pa na pinagamitan, ha? Bago pa natin matawag na isang buong power supply or power supply section. Okay. So, ganun lang naman kasimple yung troubleshooting natin and nagpakita na nga ng kusa dahil pumutok na mismo yung IC pagsaksak pa lang natin. Ayan. Actually, kaya ako sinaksak na ito kanina is nagkaroon na ito ng initial check-up doon sa labas bago namin na ipasok dito. So, may initial check-up na siya na na-findings din namin na power supply. Kaya, baka itatanong nyo sa akin bakit hindi na ako nag-check ng mga diode. So, na-check na yun ito kanina, mga diode na ito. Actually, bago ipasok din sa akin, dumaan na doon sa labas. Ayan. So, na-check na siya na power supply. And may idea na rin kami kung saan iti-test point. So, ginawa lang namin to para ma-explain namin ito sa inyo. Yun. Okay. So, maliwanag na, ha? Ayan. Okay. Ayos na. Ito na. So, hindi pa rin natin siya masasabing buo na, pero ang power supply, masasabi natin goods na siya. Dahil complete supply na siya, meron na lahat, meron na din dito sa yung tatlong supply na hinahanap natin palagi, meron na siya.
So meron pa siya mga additional katulad niyan, meron pang ibang supply, may mga 17 pa na ginamit kasi meron pa siyang ibang part na sinusuplayan katulad nito, yung mga switching IC na papunta siguro siya ng EEB or sa ibang part. So hindi na muna natin tatalakayin yan. Yan o, marami pang parts. Magkakaiba pa siya ng pinuntahan. Pero ang main source o main source, yung main problem is power supply yung ginagawa natin. Okay. So ayos na tayo dito. And ang focus ng... So ito naman yung sa section ng ating panmotor. Dito siya naka-connect. So sa pag-check naman natin para makita na lang natin kung kompleto ang supply, siyempre yan ito. Kita to, no? Mm-hmm. Okay. So kukunin na natin yung terminal. Makikita niyo naman yan dito eh. Yan, no? Yung 310 volts natin, ang requirements ng ating DC pan motor. Ayan, 310 volts. Then yung ating 15 volts. Ayan. So, yung dalawang yan na supply ang required nung requirements ng ating pan motor na DC. So, yung dalawang terminal speed pack and control na galing sa system, sa speed niya. Okay. So, ang hahanapin lang lagi natin etong dalawa na to. Ayan. Okay. Okay. So, ayos na tayo dito. And ang common lang na hinahanap lagi natin is yung tatlong sinasabi ko sa inyo. 15, 5, and 12. So, kung sumobra man dyan o bumaba ng konti, basta ito yan lagi ang requirements ng outdoor board natin. Okay. Automatic na yun. Kung tumaas o bumaba, automatic yan lagi. Okay. May tatlong supply tayo na kailangang hanapin. Kung may diagram sana tayo, madali naman siyang i-explain talaga kasi nandun na yung test point, kung saka magte-test point, kung anong supply yung lalabas, so madaling makikita. Okay? So sa ganito, medyo kinakapalang natin, kaya ang diagram natin, yung ganito lang na explanation. Importante lang maintindihan nyo kung paano nag-input, paano siya nagkaroon ng output. Okay? Ayos.